Sa nakalipas na mga taon, patuloy na lumalago ang corn production, kaya hindi na nakapagtatakang naging isa na ito sa pangunahing pangkabuhayan nating mga Pilipino. Milyon-milyong ektarya ng ating lupain ang natatamnan ng mais at nakakapag-ani tayo ng tonet-toneladang produkto na layuning magkaroon ng sapat na produksyon ng mais para sa tumataas na demand ng livestock feeds, corn silage para sa mga alagang baka at iba pang byproducts ng mais. Pero bago pa man natin makamit ang mga ito, maiging malaman din natin ang tamang pagpili ng binhi ng mais na ating itatanim. Yan po ang paksang pag-uusapan natin, mga ka-agri. Masaganang araw po sa inyong lahat. Ako pa rin po ang inyong ka-agri, Ruben Gonzaga, dito sa Syngenta Agri Eskwela. Mahalagang pagtunan natin ng pansin ang binhi na ating itatanim dahil dito nakasalalay ang ating produksyon. Ano nga ba ang kailangan natin isalang-alang sa pagpili ng binhi? Ang basic wants o yung gusto natin at ang needs o yung pangangailangan natin. Halimbawa, gusto natin ng hybrid seed na makapagbibigay po sa atin ng mataas na produksyon, magandang kita, na ayon sa ating lupa at abot kaya. At kakailanganin naman natin ng high quality seeds, may complete package of technology at sulit gamitin. At kung tamang pagpili ng binhi ng mais ang pag-uusapan, abay maraming maihahandog na hybrid seeds ang Syngenta Philippines Incorporated sa atin, mga ka-agri. NK306, mainam ito sa high elevated areas ng Mindanao. Base sa Syngenta Research Studies, kayang tumubo ng NK306 kahit pa sa malamig na klima at hindi nito gaanong alintana ang leaf diseases tulad ng gray leaf spot, diplodia leaf blight, at ear rots. Narito pa ang iilan sa katangian ng NK306. Magandang tayo ng pananim, tolerance sa kakulangan ng tubig o dry spell, kayang labanan ang vivipari, madaling balatan at anihin, mabigat at di kalidad ang butil. Ako si Mary Jane Gutierrez, nagapuyo sa Barangay Landan, Pulumulok, South Cotabato. 15 years na ako nagatanom og mais. Dako kayo nabulig sa amon nga mangunguma kay dako man siya og income. Karoon kami ng self-financing. Ako si Ricky Sinaon, taga Barangay Siwod, Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat. Atin ko sa Harvest Festival sa NK306, Humok Harbison, ato sa sakit na bulok. Dalag ko ang bunga, bugat ang timbang. Ako si Pilomino Ramon Jr., ang taga-barangay Banali, Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudara. May ginhatag sa akon nga dimong NK306. Kag akon gintanom nga 3 ka kilo kag naka-harvest ang 44 kasako nga cubs. Dito ko nakita nga maayo ang harvest. Taglay rin ng NK306 ang Stay Green Quality, kung saan ang balat nito ay tuyo na pero ang itaas na bahagi ng dahon ay berde pa. Kaya patuloy pa rin ang proseso ng photosynthesis. Ang resulta nito, mas nagiging mabigat ang butil. Ang average maturity ng NK306 ay nasa 115 to 120 days after planting, depende sa elevation o taas mula sa lupa. At may mataas itong potential yield na nasa 10 to 12 metric tons per hectare. Kaya naman, hari sa dako puno ang bunga, ang NK306. NK6410, nababagay naman ito sa low elevated areas. Tolerant din ito sa ilang leaf diseases tulad ng diplodia at fusarium ear rot. Ako po si Haris Pagutaran ng Barangay Bunol, Tupi, South Cotabato. 15 years na akong nagtatanim ng yellow corn. Ay, isang araw may pumasyal na nisya ng NK. Pinademo ako ng 6410, tapos nakita kong resulta na halos perfect siya. Simula nung nakatanim ako nito, maganda talagang harvest. Sa isang ektarya, hindi ako bumababa ng 200. Kaya tuwang-tuwa ako sa 6410, maganda ang kita. Unidas Pugrilad sa Barangay Kinayaw, Bagumbayan, Sultan Kudarat. Almost 30 years na nagatanom sa mais. Umpisa sa pagtanom ko sa 6410, nagtaas ang amon harvest ang 15%. Nami ang bunga dalag ko, kagbugat siya, hindi budlay harvest yun, kag hindi dali-dali mapay.
Ako si Nathaniel Bisinga, taga Purok San Gabriel, Poblacion, Polomolo, South Cotabato. Nakita magud na ako sa resulta sa Corn Derby nga ang NK6410 almost perfect ang iyang germination. Dili kay siya tag-as, dili pud siya magbuo, pumukod siya harbison, nga deep orange siya, bugaton nga klase nga hybrid, dakong kita. Ang average maturity ng NK6410 ay nasa 100 to 105 days after planting. Ang kagandahan ng hybrid seed na tulad ng NK6410 na may maagang maturity ay mas makakahabol sa mataas na presyo sa merkado ang produkto sa panahon ng early season harvest. Nasa 10 to 12 metric tons per hectare naman ang potential yield nito. NK6410, hari sa bilis, bigat ng ani. NK8840, sa mga kaagri nating gustong pasukin ang on the cob market, ang NK8840 ang mainam na gamitin. Ang hybrid seed na ito ay nagpuproduce ng malalaki at mabibigat na cob at butil ng mais. Mas mainam na drought resistance dahil sa mahabang pollination period at madaling balatan at anihin. Kaya ring labanan ng NK8840 ang sakit na Diplodia errat. Nasa 115 to 120 days after planting ang maturity nito at 12 metric tons per hectare naman ang potential yield. Napatunayan na ang kalidad ng NK8840 dahil naging back-to-back champion nito sa corn derbies ng Department of Agriculture sa Cagayan Valley, kung saan sa 13 corn varieties, ang NK8840 ang hinirang na highest yielding variety sa taong 2017 at 2019. Totoo ngang ang NK8840 ay hari na, jumbo pa! NK6414, top-end yield hybrid, good standability at maganda ang pagtubo ng mga dahon ng mais. Ang maturity nito ay nasa 105 to 110 days after planting at pwedeng umani ng hanggang 15 metric tons per hectare ng Class A grain quality. Mainam itong itanim sa Ilocos Region at Central Luzon, maging sa mga lugar sa Visayas at Mindanao na nasa low to mid elevation. NK6414, hari ng high-pop planting. Maliban sa hybrid seeds, may handog ring bag-in-a-bag refuge system ang Syngenta. Madali at simple lang ang sistemang ito, mga ka-agri. Maglaan ng 90% na bahagi ng lupain para sa NKBTGT corn seed. Ang refuge plants ay sadyang itinatanim upang maiwasang mabuo ang resistensya ng corn borer sa BT plants at mapanatili ang bisa ng BT technology. O diba, ang galing? Kaya mahalagang isaalang-alang po natin ang kahalagahan ng tamang pagpili ng binhi. Katuwang natin ang Syngenta at ang mga dekalidad nilang produkto. Kaya, mas marami ang ani, mas malaki ang kita, mas masaya ang pamilya ng mga kaagri nating magsasaka. Kaya di nakapagtatakang parami na ng parami ang mga kaagri po nating nagtitiwala sa Syngenta. O mga kaagri, magkita-kita tayo ulit sa susunod na agrikwentuhan. Ako pa rin po ang inyong kaagri, Ruben Gonzaga, dito sa Syngenta Agri Eskwela.